Wazzap mga kadaldal. Welcome back to my Saint Vlog. Good morning, good evening po sa inyong lahat. I'm back. So yun mga kadaldal, I'm late. Yes, so gising-gising po kayo dyan sa mga matutulog na at inaantok na. Wag muna kayong matulog. Pakinggan nyo muna yung aking Saint Story. Ang ganda ng ating Saint Story natin, bedtime story natin. To kaya wag muna kayo matutulog Pinas time kapag wala pa kayong nababasa o naririnig o napapanood na Santo. Dapat everyday meron tayong collection na kinikilalang mga santo, o di ba? So sorry po at na-late ako dahil ako po ay nagda-darna pa sa kung ano-ano mga pinagagagawa ko. Pero syempre mabilis lang naman ako. Hindi matatapos ang isang araw na hindi tayo makapag-send story. So ito na mga kadaldal. Natutuwa naman ako kahit na paano, di ba? Hindi na isa ang nanonood, dalawa na, tatlo at dumadami-dami na. Masaya na ako doon na kahit na paano ay mayroong nakakapanood, mayroon tayong nagiging regular na viewers at nag-interested na sa ating buhay ng mga santo. Yun ay talagang sign na talaga na kailangan natin ay magtuloy-tuloy kasi mayroon at mayroon po talagang nanonood sa atin. Meron isa, di ba? Kahit isa man lang ay makaligtas tayo ng kaluluwa, di ba? So, hindi natin kailangan ng mga million-million viewers na nakikipag-kompetensya tayo sa mga vloggers. Dati, ganun talaga ako eh. Promote ako ng promote ng mga channel ko, ng page ko. I-follow nyo ako. Ngayon, parang wala lang. Joke-joke ko na lang kung gusto nyo akong i-follow nyo. Pero ang sa akin, masaya na talaga ako na kahit isa lang, meron akong nagiging regular na nag-aabang ng ating santo. O diba? Yun lang naman ang aking kaligayahan, yung mailapit ko kayo sa ating God sa pamamagitan ng santo. Kasi ako ganun din ako eh. Masaya ako kasi nakakatulong talaga sa akin ng buhay ng mga santo or santa. Na-inspired ako. So gusto ko may karamay ako na sabay-sabay tayong palapit kay Lord. So, hindi natin kailangan ng maraming-maraming mga ano para pagkakitaan. Siyempre, bonus na lang yun kung i-allow ni Lord, di ba? So, pwede naman din natin hingiin. Basta wag lang about kay God, di ba? Kasi pagka-post ko kasi about kay Lord ang post ko, nahihiya ako mag-promote. I-follow nyo ako, parang gano'n lang. Sa akin naman, deep inside, pag pinalo nyo ako or pag share nyo to, gusto ko i-spread kasi natin ang ating balita. I-spread natin ang good news. So, yun lang. Pero sa ibang vlogs ko naman, kung gusto nyo manood, mukha namang wala manonood sa akin kasi nga, ang mga content ko naman, pang sarili ko lang naman, pang diary ko lang naman talaga. At yun naman talaga yung unang-unang goal ko noon talaga na pang savings ko lang ng mga memories. Kung ano-ano lang ang content ko. Kung ano lang. Pero kung dumami, di why not? Andi, mas maganda kasi ang daming mabibless. Kasi makakapanood sila ng mga godly word, posts, di ba? Mga spiritual food every day. May mga santo, iba't iba pa pinapost ko teaching at mga gospel reflection. O di marami ang mabibless. Siyempre, paminsan-minsan, pag nasa good mood ako, nagtitiktok-tiktok din ako dyan. At saka yung mga daily routine ko. Hindi ko alam kung nakaka-inspire ba ako o ano ba ang naidudulot sa mga viewers ko noon, yung mga ginagawa ko. Sana ma-inspire din kayo para ang pinaka pwede nyo pakapunutan ng aral sa ganun kaya natin to kahit tayo ay mag-isa lang, di ba? Small but terrible, pero kailangan kaya nating gampanan ang ating pagiging nanay, pagiging single, pagiging mag-isa, be strong, di ba? So yun lang siguro ang magiging lesson sa mga posts ko ng personal life ko. At syempre,
So, hanggat maaari ang ating mga posts ay good vibes, yun. Maganda rin yung mga good vibes, yung nakakatawa kasi nakakatanggal ng stress yun. Lahat tumatawa, di ba? Yun, tapos yung mga reality na katulad ng ginagawa ko na yun na i-share ko siguro yung mga kung saan ako pumupunta, saan ako bumibili, baka parang baka kahit na paano may ma-inspired, may makaano man lang na ay, yung pala yung murang bilihan. Hindi ko alam kung na-inspired kayo yung pagpapagawa ko ng kung ano-ano mga nakikita nyo. Hindi ko alam kung ma-inspired kayo doon kasi sa akin naman eh, para sa akin, hindi ko naman yung pinagyayabang. Para sa akin eh, masaya ako kasi na-achieve ko. So yun na lang ang kapulutan nyo ng aral. Maging inspiration na kung kaya ko nga, kaya nyo rin yan. So, yung magaganda lang ang pulutin yung aral, wag na yung mga pangit. So, yun po ha. Kung gusto nyo ako mag-i-follow, kung gusto nyo i-share ang aking mga vlogs, okay lang, mas maganda. Pero, pag-abot kay Lord naman, hindi ako namimilit. Ako, nag-i-inform lang ako, hindi ako nag-convince na napipilitan ako na, sige, i-share mo, para i-follow nyo ako, para dumami followers ko. Okay lang yan, kahit stock up na ako dyan, masaya na ako na kahit isa lang, dalawa, may tatlo, na nakikita ko regular viewers ko na sila. So, happy na ako dyan. So, eto na mga kadaldal, ang ating saying for today, ang haba ng intro ko talaga. Ngayon lang naman ako nagpahaba ng intro kasi ang dami kong gustong sabihin, di ba? So, eto na ang ating saying for tonight na ating kikilalanin. Tika lang, at yung piniprito ko, off ko muna, ha? Wait lang. I'm back! Eto na mga kadaldal, ang ating saying for today. Today is November 18, 2022, yes. November 18. So, may santo po tayo. Sabi ko kagabi ay lalaki. So, lalaki po siya ang ating saints for today. So, ito na po. Sabay-sabay po natin kilalanin ang ating santo. Siya po ay walang iba kundi si San Odon. Ayan ang kanyang pangalan. Malalaman natin kung bakit Odon at kung ano ang kanyang talambuhay. Mag-statue lang po kayo dyan. So, ito na. Ang bayan ng Cloni sa kanluran ng Mason, Pransya ay pumapangalawa sa Roma sa karangalan noong siglo 12. Ayan, siglo 12. Dahil sa kanyang monasteryo o abadiya na pinanggalingan ng maraming matatalino at banal na tao tulad nina Gregorio the Seventh, Urbano the Second at Pascual the Second. Si San Odon ang pangalawang abad o puno ng monasteryong ito. Nag-aral siya ng tungkol sa mga sulat ng unang mga manananggol ng pananampalatayang Katoliko. At sumulat siya ng tungkol sa buhay ni San Gregorio ng Tours at sa mga kilalang sulat ni San Gregorio Magno. Ang mga Santo Papa at ang mga hari noong panahong iyon ay nagpapatulong sa kanya sa kanilang mga suliranin. Noong 942, inatake siya ng malaria sa Roma kaya napilitan siyang umuwi sa Tours malapit sa kanyang patrong si San Martin. Dito, inihandog niya sa kamay ng Diyos ang kanyang banal na kaluluwa noong November 18, 492. Ah, ayun pala ang kanyang talambuhay ni San Odon. O diba, may nakilala na naman tayong santo for today.
So, ang aral po natin ngayon ay aral ganito, sapagkat kung paanong ang kanyang katawan ay patay kung walang kaluluwa. Gayun din naman, patay ang pananampalataya na walang gawa. Santiago 2:26. So, yun po ang aral at ang talambuhay ni San Odon. So, San Odon, ipanalangin mo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. Jesus bless you. Mama Mary loves you. Thanks for watching and see you tomorrow. Bye! Hindi na ako masyadong mahahaba pa kasi haba na lang yung intro ko. See you tomorrow. Good night. Matulog na po tayo at good morning po sa mga bagong gising. So bye! Pwede nyo na po i-share ang aking vlog para maraming makapanood. Yun lang po at bye-bye na sa inyong lahat. Salamat po sa mga regular na nanonood ng aking Santo Vlog at God bless you po sa inyo. Pagpalain po kayo ni Lord at lagi ko po kayong ipinagpipray lahat po ng ating mga viewers, mga followers, mga hindi ko kakilala, lahat ng sumisilip sa aking social media, sa mga posts ko, lahat po ay kasama yan sa aking rosary prayers, sa mga intention ko sa prayers na lahat ng hindi ko kilala, kahit hindi ko kilala na sino man po ang makabasa ng aking mga posts about sa God, makapanood ng aking santo, ay kasama po yan sa prayers. Pinapanalangin ko po kayo kay Lord. Ayan, so hindi ko po kayo kilala, pero lahat na po yan in general na. So sana po ay mapakinggan tayo ni Lord sa aking mga panalangin at i-bless po tayo at pahabain pa ang ating buhay ng marahabang mahaba at maraming blessing ang dumating sa atin at hindi tayo magkasakit. So, yun lang po mga kadaldal. Bye-bye!